Tara mamaya uminom. Tawagin mo buong tropa. Sagot ko lahat. Nako pre, mukhang uubusin mo na naman lahat ng panalo mo sa tropa. Hinay-hinay lang pre, magtabi ka din sa sarili mo. Talagang ikaw George, basag trip ka. Huwag kang sumama kung ayaw mo ng libre. Pre, pwede ba tayo mag-usap? Sige ate, ano ba yun? Kailan mo ba aayusin yung buhay mo? Puro pag... Yes! Panalo na naman! Ayos! Ano ba yan, Ray? Kinakausap kita. Ay, sorry ate. Ano nga ulit yun? Ang sabi ko, ihinto mo na yung pagsusugal mo. Maghanap ka na ng trabaho. Ate, mas malaki yung nakukuha kong pera dito sa sugal kaysa sa trabaho ko noon. Hindi naman kasi permanente yan. Hindi ka palaging panalo dyan. Anong hindi? Tignan mo nga. Panalo na naman ako. Sa ngayon, oo. Paano sa mga susunod na araw? Ano ba yan, ate? Ang nega mo naman. Simula nung nawala sila mama at papa, naging adik ka na dyan sa sugal. Bakit, ate? Hindi naman ako nagkulang sa pagbibigay sa'yo ng pera. Hindi nga. Kaso galing naman sa sugal. At least nakakapagbigay ako sa'yo. Hindi ka nalang magpasalamat, ate. Alam mo, Ray, madali rin maubos ang pera kapag sa madaling paraan mo ito nakuha. Ate, ano ba? Pabayaan mo na nga ako. Mag-asawa ka na nga para hindi ako laging pinubungangaan mo. Ikaw pa lang nga, naiisa, nahihirapan na ako. Tapos magdadagdag pa ako ng isa pang iisipin? Kaya ko na sarili ko, ate. Huwag mo na akong alalahanin. Sige, kapag tumigil ka na dyan sa pagsusugal mo, mag-aasawa na ako. Naku! Mukhang tatanda kang dalaga dyan, ate. Ray naman! Sige, ate. Matutulog muna ako. Napuyat kasi ako kagabi. Kailan kaya magtitino tong kapatid ko? George! Okay, kamusta? Eto pre, ayos na ayos. O pre, balita ko, ang laki na naman pala ng panalo mo kahapon. Balato naman dyan. Oo pre, dumikit na naman yung swerte sa akin kahapon. Anong balak mo pre? Wala bang pambun dyan? Sige pre, tara mamaya uminom. Tawagin mo buong tropa. Sagot ko lahat. Nako pre, mukhang uubusin mo na naman lahat ng panalo mo sa tropa. Hinay-hinay lang pre, magtabi ka din sa sarili mo. Talagang ikaw George, basag trip ka. Huwag kang sumama kung ayaw mo ng libre. Hindi naman sa ganun pre, iniisip lang kita. Ginagawa mo naman akong walang isip. Alam ko ginagawa ko. Ganyan din kasi ako dati pag nananalo. Gastos agad sa barkada. Hanggang sa naubos ako. Sus! Ikaw kasi malapit sa kamalasan, kaya ganyan ka magsalita. Basta pre, payong kaibigan lang. Magtabi ka din para sa sarili mo. Oo na, sige na. Kita-kits na lang mamaya. Sige pre. Ate, nandito na ako. Anong pagkain dyan? Miniluto akong sinigang na bangus dyan. Balita ko, malaki na naman yung panalo mo sa sugal kahapon ah. Di naman masyado ate, swinerte lang ng konti. Baka iwaldas mo na naman yung mga pera mo sa barkada mo ah. Ate, please lang, pwede bang tumahimik ka na lang? Nakakarindi yung bunganga mo. Ray, magtabi ka naman para sa sarili mo. Parehas lang kay ni George. Ang akin lang naman, hindi ka palaging panalo dyan sa pagsusugal mo. Ipangnegosyo mo na lang yung pera mo. Pera ko to ate, hindi naman ako humingi ng pangsugal sa'yo ah. Hay nako, ang hirap mo talagang pagsabihan. Alam ko ginagawa ko ate, huwag mo akong turuan. Hindi mo alam yung ginagawa mo, dahil puro sarap buhay ang gusto mo. O siya, bigyan mo na lang ako ng balato, para hindi lang yung barkada mo yung nakikinabang sa pera mo. E di lumabas din yung tunay mong kulay, gusto mo rin palang humingi sa akin ng pera. O ito, para tumigil na yung kakabunganga mo sa akin. Sana lang meron pa yung mga kaibigan mo kapag ikaw naman yung walang pera. Uy, Mare! Kalat na halat dito sa atin, ang lakas magsugal na kapatid mo at palaging swerte. Oo nga, Mare. Mababa daw ang 100K kung manalo. Kahit sa ang lugar ata, swerte ata yung kapatid mo ah. Kaya dumadami yung barkada ng kapatid mo,
kasi palaging nanlilibre kapag nananalo. Sagot niya pa daw lahat ng gastos. Oo nga. Simula nung nawala na si Mama at Papa, naging ganyan na siya. Kaya tuwing umuwi siya dito sa bahay, lagi ko ang pinagsasabihan. Masyado na siyang nalulong sa sugal. Ano naman yung sinasabi niya sa'yo, Mare? Nakikipagbangayan lang. Parang di naman nakikinig sa akin. Nako, Mare, mahirap yan. Dapat kontrolin niya yung sarili niya. Sa sugal, hindi palaging panalo. Oo, nananalo siya palagi. Kaso ubos biyaya. One time, big time, kumbaga. Kung hindi ka rin marunong magpigil sa sarili mo, mauubos ka rin. Di ba may motor shop yung papa mo noon? Oo, meron. Kaso nagsara na simula nung nawala si papa. Hindi na nga naasikaso ng kapatid ko eh. Bakit hindi mo kumbinsihin yung kapatid mo na buhayin ulit yung negosyo nyo? Total, nag-aaral naman siya ng pagme-mekaniko. Naisip ko na rin yan, Mare. Kaso sarado pa yung isip ng kapatid ko. Hayaan mo baka isang araw matauhan din yung kapatid ko. Tulad nung isang kaibigan niya, Mare, may negosyo na ngayon. Dati ding mahilig sa sugal yun noon. Nabalitaan ko nga din yan eh. Hayaan nyo baka isang araw matauhan din yung kapatid ko. Sana. Sana nga, Mare. O siya, mauna na ako. May pupuntahan pa kasi ako. Sige, Mare. Mag-ingat ka. Sige. Opre, mukha kang nalugi dyan ha. Kailan yung labas natin? Nagtatanong yung mga tropa. Hindi ka nagyayaya. Hindi ko lang alam, pre. Mukhang ninamalas na ako. Sunod-sunod na yung talo ko. Ayan na nga yung sinasabi ko eh. Laki na ng panalo mo noon. Naitaya mo na lahat? Oo, pre. Nanggigil kasi akong makabawi. Wala ka bang naitabi sa mga panalo mo noon, pre? Wala, pre. Naitaya ko lahat. Siguro, pre. Dapat mo nang itigil yung pagsusugal mo. Baka may extra ka ngayon dyan, pre. Pwedeng pera muna ako. Baka ngayon, swertein ako. Nako, pre. Wala ako ngayon. Naipuhunan ko na sa negosyo. Sige na, pre. Babayaran ko rin naman. Kung gusto mo, sumama ka sa akin para mabayaran ko rin agad. Hindi na ako pumupunta sa mga ganyan. Matagal ko nang hininto ang pagsusugal ko. Sige. Sa iba na lang ako hiram. Pasensya ka na talaga, pre. Wala akong maipapahiram ngayon. Nung ako naman yung meron noon, binibigyan ko naman kayo ng mga tropa. Lalo ka na. Huwag mo naman sanang isumbat sa akin yan, pre. Hindi ko naman hinihingi sa'yo yan noon. Kusa mo naman binibigay. Eh, paano ang damot mo? Babayaran ko rin naman. Diyan ka na nga. Huwag kang babalato sa akin pag nanalo ulit ako, ha. Ray! Ate. Ano yun? May sasabihin sana ako, ate. Ano nga yun? Ate, pwedeng makairam ng pera. Naubusan kasi ako ngayon. Babayaran ko yun kapag... Kapag ano? Kapag nanalo ka sa sugal. Hay nako, tigilan mo ako. Di ba matagal na kitang pinagsabihan dyan sa pagsusugal mo? Babayaran ko rin naman, ate. Bakit di mo lapitan yung mga kaibigan mo na palaging nandyan nung may pera ka? Sige na, ate. Tigilan mo ako. Tapos ngayon, balibalita, iniiwasan ka ng mga kaibigan mo kasi wala ka ng pera. Hindi ah. Wala din daw silang pera ngayon kaya hindi ako pinahiraman. Sus, sabi lang nila yon, naniwala ka naman. Sige na kasi, ate. Pati ba naman ikaw pag dadabutan mo ako? Kung nakinig ka lang sana sa akin noon pa. Kung ayaw mo akong pahiramin, idiwag. Kala mo naman, di mo ako nahiraman noon. Pareho ka lang pala nila. Hindi na ako kilala kung wala nang pera. Tama nga si ate. Dapat noon pa nagtabi na ako. At pinagnegosyo ko na lang yung mga perang napapanalunan ko. Nasa uli talaga ang pagsisisi. O ano? Nagsisisi ka na ba? Naisip mo na ba yung mga araw na sinayang mo dahil sa sugal na yan? Ate, pwede ba? Hindi nga kasi nakikinig sa akin. Oo na ate, nagsisisi na ako. Sana pala, nagtabi ako nung nananalo pa ako. Kinalimutan na nila ako kasi wala na akong pera. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Binuhay ko na lang sana yung motor shop natin noon nung may pera pa ako. Sayang. Eh di sana may negosyo ka na ngayon. Kung nag-isip ka lang sana ng maayos. Oo nga eh. Sobra akong nalulung sa sugal. Hindi tuloy ako makapag-asawa dahil sa katigasan ng ulo mo. Ha?
Bakit kasalanan ko din ba na hindi ka makapag-asawa? Di ba sinabi ko sa iyo noon na mag-aasawa na ako kapag tumigil ka na sa pagsusugal? Oo nga pala. Di ko naman kasi akalain na seseryosoyan mo yun nate. E paano iniisip kita? Paano na lang kapag nag-asawa na ako? Hindi ka pa man din nag-iisip ng maayos. Hay nako. Ganun ba ate? Pasensya ka na. Masyado akong nabulag sa sugal. Anong balak mo ngayon? Maghanap muna ako ng trabaho ate. O tapos? Mag-iipon ako at bubuhayin ko yung negosyo natin noon. Totoo na ba yan, Ray? Oo nga ate. Gusto mo na ba talagang magnegosyo? Oo nga ate. Kaya nga ako maghanap ng trabaho para makaipon ako. Baka kapag nagkapera ka ulit, ipangsugal mo lang na naman ha. Si ate naman, paulit-ulit ka. Seryoso na nga ako. Naninigurado lang ako, Ray. Ang dami kong na-realize ate. Ang hirap pala ng walang pera. Hindi ko naisip na magtabi para sa sarili ko. Mabuti na rin yan at naranasan mo. Anong mabuti doon, ate? At least nalaman mo na ang pagsasugal hindi palaging panalo. Oo nga, ate. Oh, eto. Ano to, ate? I-withdraw mo lahat ng laman yan. Inipon ko lahat yan para sa'yo. Hinintay ko lang na ma-realize mo lahat ng mali mo bago ko ibigay yan sa'yo. Saan ka na naman galing? Oh, ito ate. Manahimik ka na dyan. Saan ka na naman pupunta? Ray! Oh, nandiyan ka na pala, Ray. Anong pagkain natin? Nagugutom ako. Merong pagkain dyan sa lamesa. Tignan mo. Gusto kong kumain ng tahimik. Oh, ito pera. Ikunin mo na para hindi ka bunganga ng bunganga dyan. Kaaga-aga. Lahat ng inaabot mo sa akin at hinihingi ko noon, inipon ko. Kahit puro masasakit lang na salita ang mga naririnig ko sa'yo. Tiniis ko lahat ng yun kasi mahal kita. Gusto kong mapabuti yung buhay mo. Kaya ayan, umpisan mo ng buhayin yung motor shop natin. Galingan mo ah. Ate, pasensya ka na ah. Ayos lang yun. Pwede na akong mag-asawa, ah. Oo, ate. Hahanapan pa kita. Ikaw talaga. Salamat, ate, at ikaw yung naging ate ko.